Welcome po muli sa ating channel. Pag-usapan po natin ngayon ang alamat ng Pilipinas kung bakit tayo nagkaroon ng 7,640 islands. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe our channel at pakishare na rin po. Maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil sa edad ko pong 60 years old, ngayon ko lang po na laman ang alamat ng ating Pilipinas kung bakit tayo nagkaroon ng maraming pulo-pulo o island. Ang Pilipinas ay perlas ng silangan. At mayaman po tayo sa natural resources. Pinagpalang bayan po ang Pilipinas. At hindi po lingid sa ating ngayon, ang Pilipinas ay hinahangaan at pinag-iintrisan ng maraming mayayamang mga mayayamang bansa. At ang nakaka-alarma po ay hindi tayo ang lumalaban kundi ang isang bansang mayaman. Ang kwentong ito po ay alamat ng Pilipinas na ayon sa matatanda, ang Pilipinas daw ay mahabang pulo noong araw. At sadyang mayaman at sagana ang ating bayan noon. At mayroong nakatirang dalawang mag-asawang higante. At ang mga ito ay hindi nagtatanim at hindi nagluluto. Namumulot lang po sila ng kanilang makakain sa dagat. At isang araw, nagkasundo silang mananghalian ng tinatawag na shell o kabibi kung tawagin. At sila ay nagpunta sa dagat. At nang sila ay pumunta sa mababaw na lugar, ay maliliit na kabibi ang kanilang nakuha. Alam po ba ninyo ang kabibi? Ito po ang kabibi. Yan. Shell sa English. Shell po na mayroong pearl. Diyan po kinukuha ang pearl. Yan po. Matapos pong magpunta sa mababaw na dagat, na parte ng dagat, ang mag-asawa ay nakakuha sila ng maliliit na kabibi. At hindi sila nasihan sa kanilang nakuha. At ang mag-asawa ay pumunta sa malalim na lugar. At ang lalaki ay nakakuha ng isang malaking kabibi. At nang kanya'y buksan ay siya'y nagulat sa kanyang nakita. Isang maliit, makintab at bilog, kaakit-akit na bagay. Ito ay ang perlas. Siya ay tumakbo sa kanyang asawa at ipinakita ang kanyang natuklasang perlas. At nagpatuloy manguha ang mag-asawa ng kabibi. At sila'y nakaipon ng marami. Umahon sila sa Pampang at binuksan ang mga nakuha nilang kabibi. Kumuha ang lalaki ng balat ng kahoy at kanyang binalot ito, ang perlas, at sila'y naglakad pa uwi. Sa daan pa lamang, ay hindi na sila magkasundo. Dahil sa hatian ng kayamanan nilang nakuha. Sa mga panahon po ngayon, normal na po ang mag-asawang nag-aaway araw-araw, nagbabangayan.
Sishare ko po sa inyo ang aming buhay noong araw. Kami po'y walong magkakapatid. At isang araw po, kami, habang ang aking tatay ay nasa trabaho, ang tatay ko po kasi isang engineer sa Cook, San Miguel. Habang nasa trabaho siya, ay kami pinagbihis ng aming ina. At pupunta po kami sa isang bayan na malayo. Ibig sabihin, maghihiwalay na po sila. Hindi po namin alam na sila pala ay nag-aaway na. Bigla pong dumating ang aking tatay at nag-usap sila. At hindi po nagtagal, kami nagbihis na uli ng aming pambahay na damit. Hindi po namin alam kung ano ang nangyari dahil hindi po sila nag-aaway. Noon pong kami malalaki na, noon na lang ikinwento ng aking ina na sila pala ay maghihiwalay na. Balik po tayo sa kwento ng mag-asawang higante. Pagdating sa bahay ay nagsimula na silang mag-away. Ibig ko'y marami ang bahagi kong perlas, wika ng lalaking higante. Ako ang nakakita nito. Ako naman ang nakakuha ng higit na marami, sabi naman ng babae. Sa panahon po ngayon, ang babae po ay dapat nagpapakumbaba kapag ang lalaki ay galit o mainit. Vice versa po yan. Sabi nga nila, pag mainit, kumukulo ang isa. Maglalaylo po ang isa. Tumahimik kung kinakailangan, kung kaya niya. Kaya dapat po, para tumagal ang pagsasamahan ng mag-asawa, lalo na po kapag marami silang anak o mayroon silang anak, dahil ang apektado po dito, unang-una ay ang mga bata kapag sila'y naghiwalay. Noong araw po, madalas ang mag-asawa nagkakahiwalay dahil namamatay ang isa sa kanila. Pero ngayon po, kahit sa ibang, saang bansa na yata ngayon, dahil na rin po sa impluensya ng social media, sa cellphone, madali silang nagkakaugnayan, ay marami pong nagkakahiwalay na mag-asawa. Kaya dapat marami akong kaparte, hindi maari, sabi ng lalaki. Ang mag-asawang higante ay hindi nagkasundo at nagsigawan sila at nagpukulan ng bato. Imagine, nagbatuhan ng bato. Hindi po kaldero ha, bato. Bato at putik. At ipinadyak pa nila ang kanilang mga paa sa galit. Yumanig ang lupa, gumuho ang bundok at mga burol. Tumindi ang pag-aaway ng dalawa at isang iglap, bumuka at naghati-hati ang lupa. Ang kabiyak ng bahagi ay nasadsad sa timog. At ito ay ang Mindanao. Ang dakot-dakot namang lupa ay siya naging pulo ng Bisaya. Sa Bisaya. At magmula noon ay naging pulo-pulo ang Pilipinas. Ito po ang kwento ng ating mahal na bayang Pilipinas. Isishare ko na rin po sa inyo kung ano ang tunay na perlas, true pearl kung tawagin. Ang true pearl po ay irregular in shape, hindi perfect ang pagkabilog. At ang cultured pearl po ay bilog na bilog. Marami po sa parting Mindanao. Hindi man po ako nakapunta pa doon, hanggang isang bayan lang ang napuntahan ko.
Sa Mindanao po, meron pong mga nag-aalaga o nagkukulture ng perlas. At yan ang binibenta nilang mura sa mga merkado. Yan po ang maisishare ko sa inyo. At sana po, mayroon kayong nakapulutang konting aral. At salamat po muli sa panonood.